natin for today is about po dun sa high rate scam. So, syempre gusto ko rin pong mabigyan siya ng pagkakataon sa inyo o sa iba pang nakakakilala sa kanya o hindi nakakakilala at nakakita ng post sa Facebook about sa high rate scam na sinasabi nila. So guys, pakinggan po natin yung kanyang paliwanag, kung ano po yung mga naganap, kung ano po yung nangyari, at kung bakit. So guys, pakinggan po natin. Ako po si JB Aridon Tortuga. Ako po yung agent ni Nelsa Aquino Galang sa high rate remittance. Ako po yung nasa gitna nung mga lumaganap na balita noong November 11 sa napinablish ng Mirror Media. Sinasabi po doon na isa po akong leader ng scamming group or isa po akong leader dito sa high rate remittance. Unang-una po, hindi po totoo yun. Sa totoo lang po, ako lang po yung may pinakamaliit na amount na hinahabol kay Nelsa. 536,600 NT lang po yung hinahabol ko sa kanya. Hindi po yun na kasing laki ng tulad ng ibang mga agent na hinahabol sa kanya is umaabot po ng milyon-milyon. So ngayon po, una po naming transaction kang Nelsa from March 29 po kami unang nag-transact ni Nelsa. Nag-remit po ako kang Inday Disval. Siya po yung narimitan ko. Tapos kinabukasan, si Nelsa biglang sumulpot sa inbox ko. Tinatanong kung saan ko i-release yung pera na nirimit ko kay Inday. Sabi ko sa bank account ko. So, doon po nag-start ang lahat ng aming transaksyon. Tapos, yung mga transaksyon po namin ni Nelsa, lahat po yun mayroong pinmanship niya tulad po nito. May perma po niya. 50,000 times 5 po yung ano niya nito. 5 yung rate niya nito. 60 days po ito. May perma niya. Tapos po, ito pinipick up niya lang po yung pera sa akin kasi po malapit lang po kami. Magkalapit lang po kami dito. So, pinipick up niya lang po yung pera. Tsaka ito din po yung huling kinuha ni Edna Chong sa akin. 100,000 ang kinuha. Tapos may perma din ni Edna Chong. May perma din po ito ni Edna Chong. So, ito pong pera na to, ang last na kinuha ni Edna Chong sa akin, dito po, August 22 po ito nangyari. August, dito po mismo sa Bitun, dito po mismo sa aking tinatrabahoan, dito po nila pinipick up yung ano po, pera. About dun naman po sa utang na sinasabi niya, meron po akong mga papatunay dito, mga perma niya, kung paano ko po yun binayaran sa kanya. Pagbayad ko po sa kanya, may perma niya, pinipirmahan niya po yun. So, hindi niya po pwedeng sabihin na hindi ko po yun nabayaran. Kahit na 100,000 po yun, pero hindi po sa akin lahat yun. Binigay ko po yun. Hati po nun, hiniram po ni Marites Lago. Siya po ang kahati ko nun. Pero yung sa akin po na 50,000, bayad na po yun. Pero yung ang nahuli po kay Marites Lago po na hindi pa po niya nababayaran na hanggang ngayon, may 30,000 na lang po yung kulang. So yun po yung ini-insist nila na may utang ako, hindi po totoo yun. So yun din naman pong about sa kasal ko, na ginamit ko raw po yung pera sa kasal namin, hindi po totoo yun kasi yung pera pong nagamit namin ay na-loan po namin yon sa eCash. May pagpapatunay din po ako dito na nag-loan ako sa eCash. At yung nagamit po namin sa kasal namin is only 20,000 pesos lang po ang bayad namin doon. Yun lang po. Maraming salamat po. At sana, yung mga tao pong nag-remit sa akin, alam ko po nagalit lang po kayo sa akin or minsan yung iba nag-file na po ng case. Hindi ko po kayo mapipigilan sa gusto nyong gawin. Pero ang mga maano is, sana magharap na kami sa korte para matapos na ito. Lahat po din ng mga nabiktima ay mabigyan na rin po ng hustisya at katarungan yung
at maibalik yung pera nila, lalo na po yung mga agent na nagiging kawawa sa panahon na ito, kinukuyog ng tao, kami po yung mga, amin po galit na galit yung mga tao. About dun sa ano naman, sa likod ng Mirror Media, yung nasa likod nun na iba yung tinitira ni Ma'am Gina Lynn sa amin. Kami yung tinitira ni Ma'am Gina Lynn, hindi po totoo yun. Hindi ko alam kung bakit pilit na iniiwas ni Ma'am Gina Lynn si Nelsa dito sa isyong ito. Alam niya kung ano ang totoo. Kami na walang mga background na wala kaming mga background na niloko namin yung kapwa namin tao. Pero si Nelsa, napakadami na about utang, paggamit ng ERC. Ang dami-dami niya nang niloko, pero hindi ko alam bakit si Ma'am si Gina Lynn is tiwalang-tiwala at saka believe at tiwalang-tiwala kang Nelsa. Yun lang po. Maraming salamat po. So, ayan guys, narinig nyo na po yung narinig explanation niya. At alam natin na may mga nangyayari na hindi natin nakakalain, nagaganap o ano pa man. So guys, sana kung sino man po yung mga nakakakilala sa kanila at alam nyo naman po kung ano po yung mga pinagdadaanan nila sa ngayon dahil dyan sa issue na high remit scam na yan. So guys, ito po ay isa sa mga explanation o paliwanag niya na minsan kailangan din nating pakinggan. So guys, again, kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please paki-subscribe na rin po at paki-click ng notification bell para mas updated kayo sa mga latest uploads ko.